Hi, Mala Labs! Welcome to my channel. This is Livella. Kwentuhan muna tayo ngayon. Wala muna tayong gala-gala sa labas. Wala muna tayong travel vlogs. So, ngayon magkwentuhan lang muna tayo. At gusto ko sanang cheer sa inyo. Kung magkano ba ang kinikita ng isang server dito sa Canada. Stay tuned kayo hanggang matapos ang video na to kasi ipapakita ko sa inyo ang sahod ko at ang pinakamalaking tip na natanggap ko sa pagsiserve ko sa buong buhay ko na nag-serve ako bilang server. So, without further ado, let's go! Sweldo muna tayo ng bilang isang server. So, dito kasi sa Canada ay iba-ibang rate bawat province. So, dito sa Alberta, kung saan ako nakatira, ay ang rate dito per hour is $15 an hour. So ang ipapakita ko ay yung hindi naman full-time kasi ang full-time server dito ay nagre-range ng hours. So, let's say 30 to 40 hours. Kasi kung cook ka, ganun ang mga kalakaran, 40 hours, ganyan. Or pagkatulad ngayon, hindi naman busy. So, medyo mababa din yung oras, hindi ganun kadami. So, dito tayo sa middle lang to. Kung nung wala pang COVID, siguro mga ganitong oras ang makukuha mo. Let's say 25 hours to 30 something. Oh, dito tayo sa gitna. Kasi ngayon, may COVID na. Papakita kong computation. Ayan, nakikita mo ba? Ang oras mo lang na nakukuha bawat linggo, let's say lang, safe na to, safe. 25 hours. Kasi mostly dati nung full-time ako, minsan 30 something ang oras, ganun, di ba? So, dito lang tayo sa safe. Safe na oras na makukuha mo, kunwari. So, ito, meron kang 25 hours per week. So, ang sahodan kasi dito ay bi-weekly. So, every other Friday. So, kunwari, sasahod ka ngayong Friday na to, next week walang sahod, and then the other week, sasahod na naman. Ganun. Wow! So, ito, kung 25 hours ka per week, so, times $15, so, meron kang $375 sa isang linggo. Ito ay based sa rate lang na $15, ha? Sasahod muna tayo. Tapos, kung dalawang linggo, kasi dalawang linggo ka nga sasahod sa bi-weekly nga, every 2 weeks. So, ita-times natin sa times 2, meron kang 750 na sasahodin every other Friday. So, then, kung kukumputin natin in a month, so times 2 din, kasi dalawang beses ka nga sasahod, so meron kang 1,500 a month. So, syempre, mamainusan niya ng tax. Let's say, ang pinakamalinis mo na lang ay 1,300. Ayan. 1,300 Canadian dollars. So, ayan yung sahod mo. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung tips na nakukuha mo every day. So, ito yung daily tips. Kunwari, 5 days ka nagtatrabaho. Sa, yan. Kunwari, yung 25 hours na yan, 5 days mo. Dati kasi, nung full-time ako ay papasok ako ng morning hanggang gabi. So, minsan 3 hours sa umaga, 4 hours sa umaga, tapos 3 to 4 hours sa gabi. So, minsan 8 hours ganyan. Depende kasi pag busy, lalo pag weekend dati nung wala pang COVID, medyo busy. So, ngayon, kasi may araw na kulelat ka, wala kang tip. May araw din naman na sobra-sobra ang tip mo. Okay? So, kunwari, nag-work ka ng 5 days na maghapon, ha? Kunwari, maghapon ka doon, let's say 6 hours or 7 hours or 8 hours, ito na yung safe na kikitain mo, $80 a day. So, kung meron kang 5 days na nagtatrabaho, so meron kang $400 a week. O, di ba? Tapos, a week, apat, kunwari, kung sa isang buwan, sa isang buwan ka magtatrabaho apat na beses, so times mo sa 4 weeks, so meron kang 1,600 na tip. Plus yung sahod mo na, ito yung sahod mo, regular sahod mo, 1,300. So meron kang 2,900 monthly na sasahodin. Mas madami kang oras dito, mas malaki to yung sahod mo, di ba? Or,
yung tips mo, pag madami kang oras, mas madami din yung tips mo kasi marami kang pasok, mas malaki din yung tips mo. Ba, may 10% naman nagbibigay, may 20%. Pag may araw na maganda, swerte ka. Ganon. So, tingnan mo guys, yung tip mo pa lang, mas malaki pa yung kita mo sa tip kaysa sa sweldo mo. Ito lang yung sweldo mo. Ito yung tip mo. Tapos, siyempre, magde-declare ka rin naman ng tax dito. Kahit pa paano, mas malaki pa rin yung tip mo na nakukuha, di ba? So, ganyan guys ang ano, the more na marami kang oras, marami ka rin tip kasi mas marami kang time dun sa trabaho. Ganon. Kagaya ko ngayon, ang oras ko hindi masyadong madami kasi nag-aaral na yung anak ko. So, walang mag-aalaga. So, nagpa-part-time server lang muna ako ngayon. So, ang oras ko, meron lang akong 22, nakikita niyo ba guys? 22 hours. Ito. O, ayan. May 22 hours mo. So, medyo maliit. Sorry. 22 hours lang ako. So, times 15 mo. So, yun. Yun lang ang kinikita ko, 22 hours. Part-time lang ako, part-time. Eh, paano pa kaya pag full-time ka? Full-time server. O, diba? Mula dumating ako ng Canada since 2011 hanggang ngayon, iisang kumpanya lang ang pinagtatrabahuan ko. And I'm proud to say that. Kasi, hindi ka naman tatagal sa kumpanya mo kung hindi ka nag-e-enjoy. So, bonus sa akin yun na nag-e-enjoy ako sa trabaho ko kasi 9 years na ako. More than 9 years na ako sa trabaho ko. Kaya, happy ako. At ito na yung gusto kong gawin. So, guys, eto, ipapakita ko na sa inyo kung ang pinakamalaking tip na nakuha ko sa buong buhay ko bilang server. Kasi, nung last year, ma-share ko lang din. Last year, meron akong regular customer na pag Christmas, binibigyan niya ako ng gift card na $25. Tapos, bibigyan niya ako ng cash na $50. Tapos, meron na regular customer na pag kumain sila, kung magkano yung kinain nila, ay ang tip na bibigay nila 100%. So, let's say, kumain sila ng... Nung last na kumain sila, ako yung nag-serve sa kanila, ay ang bill nila $50. So, ang binigay niya sa akin tip, $50 din. Okay, si-share ko na sa inyo to. Hindi ko alam kung ang customer ko na to ay nagkamali o sadyang para sa akin to. Or, hindi ko alam kung nagkamali ba siya ng pindot dun sa percentage na ibinigay niya sa akin. Kasi ipapakita ko sa inyo. Ang bill nila guys ay 112. Ayan. 112 ang bill nila, apat sila mag-anak, kumain sila, 112.88. Ang tip na binigay niya sa akin, guys, ito na. Ito, guys. 88.8. O, diba? Halos $100 ang binigay niya na tip. So, tiningnan namin ng boss ko. Halos 75% ng kinain nila ang binigay niyang tip sa akin. So, sabi ng boss ko, baka nagkamali lang to. So, hinintay namin ang ilang araw, tatlong araw na babalik siya or tatawagan niya ang restaurant para i-claim or i-complain na nagkamali siya ng pindot ng tip. Kasi, sobrang laki ng binigay niyang tip. Hanggang ngayon, wala namang tumawag. So, sabi ng boss ko, baka para sa akin daw talaga to. So, ayun guys. Proud ako. Proud akong sabihin to na ito ang pinakamalaking tip na nakuha ko sa buong buhay ng bilang isang server. So, ayan. Chineer ko lang sa inyo. So, yun. Ayan. Na-share ko na sa inyo kung magkano ba ang kinikita namin dito sa Canada bilang isang server. At yung mga tips na nakukuha din namin. So, minsan masaya kasi lalo na pag kunwari magpapasko na, kayod talaga sa pagsiserve kasi syempre magpapadala ka sa Pilipinas, ganyan, makakaipong ka ng tips. Kaya masaya. So, nag-i-enjoy naman ako guys sa ginagawa ko. Okay guys, kung nakapagbigay naman sa inyo ng inspirasyon ng video na to, mag-comment kayo below. At meron din akong lalab shoutout of the day. So, mag-comment kayo below kung gusto nyong ma-shoutout sa next video ko.
So that's it for today muna, guys. So sana nagustuhan nyo at na-inspire kayo sa kwento ko bilang isang server dito sa Canada. So thanks for watching and don't forget to subscribe. Bye!